is Mavs, and meron tayong i-review ngayon na sunblock. And kung gusto nyo mapanood, please keep on watching. Okay, meron ako dito na Kojisan Sun Protect with SPF 50++++. PA++++. UVA at saka UVP protection para sa mukha. Okay, meron ito para sa body, pero ito, ang binili ko ay para sa mukha. Kasi usually ako, hindi naman ako masyadong naglalagay ng sunblock sa katawan kasi nalalagkitan ako. So, minsan lang, pag talagang sobrang mabababad ako. Pero kung hindi naman at magdadala akong payong, yung mukha lang talaga yung sinisigurado ko na protected from UV rays. So, ano ba to? Itong Kojisan na to. So, natry ko lang to at nabili ko to sa SM, no, sa Watsons. And naghahanap kasi talaga ako ng sunblock na hindi mabigat sa mukha, hindi ako magpi-pimple. So, ano talaga eh, hindi mo malalaman hanggat hindi mo itatry. So, itatry mo talaga siya, bibilin mo talaga siya. Pero good thing, madami na tong laman, no, ito ay 15 grams na at talagang ano siya, mapoprotektan ka kasi meron pa siyang Radicare powered by Iwan ko bakit para sa Radicare, pero sabi dito serves as a protective barrier that shields the skin from any harmful light radiation polluting the skin. So syempre kailangan maprotektahan niyo talaga yung skin kasi paano ba natin ito ilalagay? So of course we have to open this. Kukuha tayo ng mga gato. Ako hindi ko siya talaga yung kinakalat. Gusto ko pa paunti-unti yung lagay kasi parang feeling ko mas effective siya sa akin pag ganun. Tsaka parang nalalagyan ko lahat yung mukha ko. So ito na. Lagay lang natin siyang ganyan. And then, natin. Oh. Oo nga pala guys ha. Naglinis muna ako ng mukha bago ako maglagay na itong sunblock na ito. So, para kasi indikit kung ang dami-dami na nakalagay sa mukha mo tapos at saka ka maglalagay na sunblock. So talagang ang sunblock is ilalagay mo siya pagka ikaw ay bago pa lang magme-makeup. So dahil hindi ako lalabas today, papakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging effect sa akin itong sunblock na to. So ganito siya. So itatry natin yung ano niya, yung kanyang kung meron ba siyang white cast o ano, pagka na napicturan ka sa camera or ano, ayan. So, ayan, kung makikita nyo, hindi siya matte, no? Hindi siya matte. At tapos, parang nag-oil yung mukha ko nung nilagay ko siya. Pero, sa pakiramdam ko naman, kung halimbawa, gusto mo ng moisturizer sa skin mo, at ayaw mo ng maraming nakalagay sa mukha, moisturizer, primer, tapos magsasunblock ka pa. So, I suggest kung pwede naman, pagkatapos mo maglinis ng mukha, ng magsabon, doon agad yung lagay mo. Kasi parang namo-moisturize din naman yung face mo eh. So, ano, parang makatipid lang naman. Pero kung gusto mo ng patong-patong, it's up to you pa rin naman. Diba? Pero sa akin kasi, the more na mas marami ako nilalagay, the more na parang ang bigat-bigat ng mukha ko. So, ayan siya. Ayan siya. So, sabi dito, waterproof din to. So, kung waterproof siya, di mas water resistant. Okay, and quick absorb yan, sabi niya. Yun nga, sabi ko sa inyo, medyo, compare sa iba kong nagamit na sunscreen, medyo, ano lang siya, medyo makapal siya ng konti. Yan. Pero hindi naman siya nagko-cause sa akin kasi ng mga allergies. Yun yung kasi importante sa akin eh. Okay lang sa akin na medyo makapal ng konti. Basta wag lang akong mabibigyan ng allergies, ng another acne. Yan. Kasi talaga acne prone ako. Kasi oily talaga ako. So, ang ginagawa ko rin dito, pagka mag-makeup ako, maglalagay lang ako nyan. Tapos, ayun na. Maglalagay na ako ng powder or yung mga face powder. Ganyan. Na light lang din. Light lang din. Huwag mong kakapalan. Kasi pag kinapalan mo, lalo nang parang kapal-kapal ng mukha mo. Diba? Kapal ng mukha mo. Baka sabihan kang ganun. Pero yun. Okay. So, ayan siya. Yan ang effect niya sa akin. Okay? Kung napansin nyo, hindi ako naglalagay sa leg. Kasi parang sa akin, okay lang yung leg ko na ganyan. Ayun, kumbaga, medyo maputi naman ako. So, okay lang kahit hindi ko masyado nilalagyan yung leg ko. Dahil pagka naglalakad naman ako, talagang nakapayong din naman ako. Hindi ako talagang bababad sa araw. So, tsaka ayoko nang ma-irritate kasi yung leg ko. Tapos, dati kasi sobrang kaya
nagkaroon din ako ng maraming pimples before is because of irritation sa iba't ibang products na ginamit ko. Eh, since nasanay na yung mukha ko sa mga ganyan, so okay na, nawala na siya. Isa pa, syempre, tumatanda na rin ako. Siguro, umaayos na rin siguro yung aking hormones, no, na minsan nagkakos din ng acne. So, ganyan na lang. Baga kung magta-try ako ng kung ano-anong products, eh, mas gusto ko na yung ano na lang, kasi ano na yung parang sanay na sa mga ganon, yun na lang yung lalagyan ko. So, yung leeg, kaya mo na siyang ganyan. Kasi ayoko talaga ng ma-allergy pa yung leeg ko. So, ayan. Ito nga palang Hodgson na to, tanda ko, nabili ko to ng 99 pesos. So, yung 99 pesos mo, kung ang paglalagay mo yung tulad ng ginagawa ko kanina, siguro aabot ka rin ng 1 month using this or 3 weeks, ganyan. So, okay na kung ikaw ay maglalabas. Okay, kung hindi ka naman maglalabas, eh, pwede ka naman hindi gumamit. Basta huwag ka lang tatapat sa mga alam mo na merong UV light, merong yung masusunog yung mukha mo. Yan. Kasi importante talaga na mapoprotektahan natin yung face natin sa UV, no? Ang healthy lang naman yung sa umaga, eh. Pero pagka naghapon-hapon na, yun na talaga maganda yung mabababad yung mukha. Okay, nag-try nga pala ako na picturean yung mukha ko pagkatapos kong gamitin yung Hodgson, at ito yung kanyang result. Ayan, kung mapapansin nyo, wala naman siyang white cast. So, sa akin ha, sa akin, hindi naman siya nag-white cast. So, okay siya sa akin. I hope na kung may mga gustong mag-try nitong Hodgson na to, eh, makonsider nyo to. So, ayan, okay naman siya. Okay naman siya para sa akin. Siguro ang rating ko sa kanya, out of 10, nasa 8. So, ayan. Kung gusto niyo ng protection, kasi 50 SPF siya. At yun nga, hindi siya nagkakos sa akin ng allergies and acne. So, yun yung naging batayan ko ng pag-score sa kanya. Ngayon, kung meron pa kayong mga questions about this product, pwede niyo akong i-chat dito sa chat box sa akin. So, okay? So, I hope nagustuhan niyo itong video ko. And hope to see you soon, guys. Bye-bye!